Bagamat bago lang ako sa larangan ng One Piece, ay gusto kong ibahagi sa inyo ang tatlong uri ng haki. Narito ang lahat ng kailangan mong malaman tungkol sa haki. Ang haki ay isang natatanging power-up system sa One Piece na maaring gumana ng mayroon o walang kapangyarihan ng Devil Fruit. Narito ang tatlong uri nito at kung ano ang maaari nitong gawin. Habang ang Devil Fruits ay mas malapit na nauugnay sa superpower combat system ng One Piece, ang haki ay naging intrinsic o tunay sa mga laban ng serye mula noong time skip nito. Napaka-interesting kung paano isinama ang haki sa salaysay ng One Piece dahil sa pagiging banayad ng manlilikha na si Ichiro Oda tungkol dito. Hindi napagtanto ng mga tagahanga kung ano ito noong una itong ipinakilala at ito ay ginagamit ng matipid na may napakakaunting impormasyon sa konteksto na ibinibigay hanggang sa paglaktaw ng oras. Kaya muli nating suriin kung ano ang haki, kung paano ito ginagamit at kung bakit ito naging mahalaga sa mga laban ng One Piece. Katulad ng chakra sa Naruto at ki sa Dragon Ball, ang haki ay spiritual na enerhiya na matatagpuan sa lahat ng nabubuhay na bagay sa mundo ng One Piece. Karamihan sa mga tao ay hindi alam ang pagkakaroon ng haki sa One Piece, ngunit mahirap mabuhay sa ikalawang kalahati ng Grand Line ang New World nang wala ito. Maaring hatiin ang haki sa tatlong pangunahing uri, lahat ay nagbibigay ng ibang kakayahan, kung saan ang mga user ay maaaring gumamit ng isa o maraming uri. Ang una ay Kinbunshoku Haki, tinatawag ding kulay ng pagmamasid o pagmamasid haki, na nagbibigay daan sa isang tao na madama ang mga papasok na pag-atake, presensya ng isang tao at maging ang mga emosyon. Ito talaga ang unang uri na natutunan natin na ginagamit ni Eneru ng kanyang mga pari sa panahon ng Skypiea Arc, ngunit sa ilalim ng pangalang Mantra. Ang saklaw at kakayahan nito ay nakadepende sa kahusayan at talento ng user. Karamihan sa mga tao tulad ni Luffy o Sanji ay mas epektibo sa pagbabasa ng mga pag-atake ng mga kalaban ng mas malapit, ngunit ang isang tulad ni Eneru o Aisa ay nakakaramdam ng presensya sa bawat buhay na tao sa Upper Yard. Ang higit na kahusayan sa Kinbunshoku Haki ay makikita kay Charlotte Katakuri na ang kakayahan dito ay nagbibigay sa kanya ng precognition. Ipinakita niya ito sa Chapter 860 kung saan dumating ang isang masungit na bisita sa tea party ni Big Mom na may layuning patayin siya pagkatapos nitong patayin ang kanyang ama. Nakita ito ni Charlotte Katakuri at pinatay siya bago pa man niya maipahayag ang kanyang intention kay Banks. Ang ikalawa ay ang Bushoshoku Haki na tinatawag ding Color of Arms o Armament Haki. Ito ay physical na nagpapakita ng haki ng isang tao sa armor na nagbibigay ng mahusay na mga kakayahan sa opensiba at depensiba. Nakikita natin ito unang ginamit sa One Piece ni Garp na sumuntok at nanakit kay Luffy kahit nagawa sa goma ang kanyang katawan. Ito ay ginamit muli sa parehong paraan ng Sentomaru sa panahon ng Sabaody Arc. Gamit ang ganitong uri ng haki, nagagawa pa ng isang tao na hawakan at masira ang mga user ng Lugia type na Devil Fruit na ang katawan ay naging isang uri ng elemental. Ang mga gumagamit ng armament haki ay maaari ding i-imbue ang kanilang haki sa mga armas, tulad ni Zoro gamit ang kanyang mga espada, o kahit na i-encode ang kanilang buong katawan, tulad ng ginagawa ni Jimbei o Bergo. Samantala, naimbento ni Luffy ang kanyang Gear 4 technique sa pamamagitan ng pagpapalaki ng kanyang katawan habang ito ay nababalutan ng Bushoshoku Haki na nagpapahintulot dito na mapanatili ang pagiging malambot nito habang nagiging matigas at matibay na parang gulong ng kotse. Sa kabilang banda, ang karunungan sa armament haki ay maaaring magbigay daan sa isang tao na magdulot ng pinsala ng hindi man lang nahahawakan ng isang tao.
na nagpapadala ng hindi nakikitang daloy ng haki sa kanila sa pamamagitan ng kanilang mga pag-atake. Nalaman ito ni Lupi sa pamamagitan ng Hyogoro sa Odon Prison. Ang mga gumagamit ng Bushishoku haki ay umabot pa sa punto ng pagsira sa panloob na istruktura ng isang bagay, tulad ng kung paano nagawang basagin ni Riley ang kanyang sumasabog na kwelyo sa Sabudi. Ang huling anyo ng haki ay Houshoku haki, ay tinutukoy din bilang kulay ng kataas-taasang hari o simpleng haki ng mananako. Ito ay natatangi sa hindi isang uri ng haki na matutunan ng sinuman, sa halip isa lamang sa ilang milyong tao ang ipinanganak na kasama nito. Ang haki ng Conqueror ay nagpapahintulot sa gumagamit na ipataw ang kanilang paghahangad sa iba bilang isang hindi nakikitang presyon. Kapag na-active, ang sinumang may mahinang kalooban o isang mas mahina kaysa sa gumagamit ay mawawala ng lakas upang lumaban o mawala ng malay. Ang unang pagkakataon na nakita natin itong ginamit sa One Piece ay nang iligtas ni Shang si Luffy at ginamit ito para tumakas ang Lord of the Coast para sa buhay nito. Sa kalaunan ay gagamitin ni Luffy ang haki ng Conqueror nang hindi namamalayan sa panahon ng Amazon Lily at Marineford Arcs kapag sinusubukang iligtas ang Marigold at Ace ayon sa pagkakabanggit. Ayon kay Kaido, kakaunti lamang ng mga tao ang maaaring gumamit ng advanced na estado ng haki ng Conqueror. Katulad ng armament haki, maaaring ipasok ng isang user ang haki ng kanilang Conqueror sa kanilang katawan o sandata upang higit na lumampas sa kanilang mga pisikal na kakayahan. Ang paggawa nito ay maaaring lumikha ng mga bulsa ng itim na kidlat tulad ng noong nagsagupaan sina Whitebeard at Roger sa isa't isa sa flashback ng Kusuki Oden. Nang tuluyang matuklasan ni Luffy ang pamamaraang ito ay nagawa niyang harapin ang napapanatiling pinsala sa Kaido sa Onigashima. Sinarado ng haki ang power gap para sa maraming karakter tulad ni Sanji o Zoro na walang mga devil fruit, ngunit ito ay sapat na kakaiba bilang isang magic na sistema upang gumana rin kasabay ng devil fruits. Habang pinapanatili ang sarili nitong pagkakakilanlan sa One Piece, ngayong nakita na natin kung ano ang itsura ng advanced haki, magiging kawili-wiling makita kung ano ang susunod para sa haki sa serye. Sa madaling salita, ang haki ay isang misteryosong kapangyarihan na nagpapahintulot sa gumagamit na gamitin ang kanilang sariling espiritual na enerhiya para sa iba't ibang layunin. Maaari itong magamit upang madama ang espiritual na enerhiya ng mga tao at mahulaan ang kanilang mga aksyon. Bigyan ang gumagamit ng proteksyon ng patong na espiritual na enerhiya. At para sa isang partikular na grupo ng mga napili na madaig ang paghahangad ng iba. Lahat ng nabubuhay na nilalang sa mundo ay may kakayahang matuto ng haki. Gayunpaman, karamihan sa mga tao ay hindi ito napapansin o nabigo na gisingin ito. Muli, maraming salamat sa inyong pagtangkilik, sa inyong panonood. Magkita-kita tayo muli sa susunod na video.